Kwentong Bayani. Kwentong Bayani. Magandang umaga po, mga kasama. Uy, unang Sabado po sa buwan ng Disyembre. Radyo Man Jenny Pahilaga at syempre kasama ko ngayon ang ating po namang partner, hatid po sa inyo ng BCYF at RMN ang programang Kwentong Bayani, my partner Jojo Armenta. Partner, good morning! Good morning! Good morning po, partner Jenny. Good morning po sa ating lahat. Nako, first Saturday of December, I'm so excited. Maraming magaganap na holidays ngayong December, no, partner Jenny. At sa mga nakikinig po at nanonood sa ating live streaming, good morning po sa ating lahat. Oo nga, talagang ano na, no, the spirit of sabi niyo, yes, season is in the air na. Ayan. I know. Oo. Ano nga, partner, maganda rin ang ating pag-uusapan this morning. But last Saturday, kasama natin si Dr. Punay, no? Yes. Ayan, oo, at napakaganda na ating pinag-usapan din ng mga nakaraan-raan pa at si sa ating programa. So, yes, si Mamalu, nakasama din natin partner Jenny yung 2021 National Search for Hometown Hero Awardee last Saturday. Oo, sila Ma'am Badette. Ayun. Mm-hmm. But anyway, napakaganda niyan, partner. But this Saturday, first Sunday of December, ito ang ating pag-uusapan. Ano nga ba itong ating aabangan ngayon, partner? Dahil, partner Jenny, no, na International National Volunteers Day tomorrow, Sunday, first Sunday of December. Ang ating pag-uusapan ngayong araw to, syempre hindi nalalayo dapat, about volunteerism. Yun, oo. Maganda yan, volunteerism. So, dalawa po ang aming magiging panauhin ngayon, first Saturday of December, ni partner Jojo sa Kwentong Bayani. So, di nakatim pakatatagalin pa, partner, siguro, ibigay na natin ang ating first guest, ayan, sa umagang ito. By the way, tutok sila, partner Jojo, mga kasama, sa RMND sa XL558 Manila sa mga nanonood. Pakishare and like na rin po yung aming program, ano, XL558 partner. Yes, nako. Dahil nga nakasama natin last week, no, fresh na fresh pa yung Search for Hometown Heroes. Kasama rin natin ang isa sa mga finalists ng 2021 Search for Hometown National Search for Hometown Heroes ngayong araw na ito. At we're so blessed na she will share a lot of inspirational journey that she is experiencing right now as a volunteer as well. At maibahagi pa sa atin yung mga bagay na kanyang ginagawa sa kanyang advokasya. So ang ating pong guest for today is a homeschooling mom of 6 children. Wow. The main childbirth educator. Siya di po ay nag-aaral ng Human Nutrition at University of the Philippines, Los Baños, PhD. At advocate siya ng breastfeeding as a counselor and educator for breastfeeding and a member of LATCH Los Baños Chapter. One of the finalists of 2021 National Search for Hometown Heroes, ipakilala na po natin Miss Myla Gregorio. Hi, Miss Myla. Good morning, Miss Myla. Hello. Ayan, good morning. Good morning for live via Zoom. Ayan, medyo lakasan po natin ng kaunti, ma'am. Good morning po. Hello. Ayan. Yes, good morning, Ma'am Myla. How are you today, ma'am? Mabuti, and it's an honor to be asked to be part of this program. Maraming salamat. Okay. Unahin ko na, partner Jojo, ha? Yung Ma'am Myla. Ay, ang ganda-ganda ni Ma'am, oh. Ayan. Ma'am Myla, ano po bang ating advocacy? Ayan. Yung advocacy namin na mention na kanina is breastfeeding, no? Gusto kong i-introduce ang aming organisasyon kung saan ako nabibilang. Ang LATCH Incorporated ay isang samahang non-profit na nagbibigay ng kaalaman at iba pang tulong tungkol sa pagpapasuso. Ito ay mula sa mga nanay, nakagaya ko para sa mga nanay. Mayroon kaming mga chapters sa Metro Manila. Ito ang aming headquarters. Mayroon din kaming chapters sa Davao at Cebu. And I belong to the chapter in Los Baños. Ang aming pangalan, if I may say na, tuloy-tuloy na ba ako? Sige po. LATCH. Sige po.
Ito po ay sa Tagalog ay hakab. Sana alam natin kung ano ang hakab. Ito ay tumutukoy sa maayos at matiwasay na paglapat ng sanggol sa dibdib ng kanyang ina para sa epektibong pagpapasusok. Mm-hmm. Ang bawat letra sa latch po ay kumakatawan din sa kung sino kami at ano ang aming ginagawa. L is for lactation, A is for attachment, T is for training, C is for counseling, and H is for help. Ang aming grupo ay binubuo ng mga voluntaryong mga nanay. Ayan, in line with that theme for this day, no, yung volunteerism. Mga nanay po kami na may karanasan sa pagpapasuso at kami rin ay sumailalim ng pagsasanay upang maging tagapagturo at tagapagpayo counselor po sa mga kapwa nanay tungkol sa pagpapasuso at paggawa papakain at pagpapalaki ng mga anak. Wow, yung pala meaning nun, partner, no? Miss yes, Manila. Ngayon ko lang din nalaman yun, ha? Napakagandang lactation pala yun. Okay. Ayan, sa partner. Mm-hmm. Yeah, pwede po nang idagdag? Go ahead po. Sige po, go po, ma'am. Ang Lash Los Baños, kahit nakakabit ang pangalang Los Baños sa aming organisasyon, ay hindi nalilimitahan sa area ng Los Baños, no? Umaabot kami sa napakaraming bayan ng Laguna. Kasama na po dito ang Negarlan. Ako ay pinanganak sa Negarlan. Gayon din sa San Pablo, Calawan. Pinopromote ko ang aking lalawigan, no? Victoria, Pagsanhan, Baig. Gayun din, marami kaming natutulungan sa Calamba, sa Santa Rosa, sa Cabuyao at San Pedro. Umabot din kami sa labas ng Laguna, kagaya ng Batangas, Quezon Province, Cavite, at kahit po sa Maynila. Actually, naiimbitahan din po kami sa pagtuturo. Kahapon lang, kung pwedeng ma-share, ay nandun po kami sa malayong municipalidad ng Santa Maria. Narinig nyo na ba ang Santa Maria sa Laguna? Inimbitahan po kami bilang resource person sa training na ginagawa ng Department of Science and Technology, Region 4A, sa pagsasanay ng mga barangay nutrition scholars. Yan po. Wow! Ako, ang layo na pala nararating nyo, no, Mamayla? Ang dami nyo na natuturuan. Malayo na ba yun? O gusto ko pang dagdagan ko? Actually, taga Batangas po ako, Mamayla. Kaya I'm happy na umaabot kayo dito sa may amin. May ilang mga liblib na barangay na kami napuntahan dyan sa Batangas. And matutuwa pa rin kami kung maanyayahan pa ulit kaming bumalik dyan sa Batangas. Alam nyo, nitong pandemya, bagamat nalimitahan ang aming face-to-face classes, ito naman ay nagbukas ng oportunidad para mas mapalawak yung reach namin. Kasi dahil nag-shift kami from face-to-face, which is what we really prefer, nag-shift tayong lahat naman, no, sa virtual engagement, virtual classes, which is our primary activity, magturo sa mga nanay at tatay na naghahanda sa paglabas ng kanilang sanggol. So dahil sa virtual engagements na to, na doon tayo tinulak ng pandemya, nakakaabot na rin kami sa halos buong Pilipinas. May mga participants kami sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. And can you imagine, may participants din kami na nasa Switzerland. Grabe, no? So, ganun kalayo inaabot natin. Ako, as volunteer work, no? Ma'am Myla, question po. Paano kayo nag-start dyan sa journey nyo as a volunteer sa LATCH? Before ako pumasok sa LATCH, nagsimula na ang aking personal na advocacy yan nung ako ay nagkaroon ng anak. No? Mm. You know, pag personally naranasan mo yung benefit, yung reward ha, ng pagpapasuso, you can't help but really maibulalas mo yan sa mga tao, no? So bilang nanay na nagpapasuso, actually ang dami kong anak, anim, na-share ko at naituturo ko sa mga kaibigan, pamilya, kamag-anak ang aking ginagawa in a very natural way, no? Pero nung medyo lumaki-laki na yung aking bunso, I prayed hard and sinagot naman ng Panginoon na
ma-expand ko yung aking horizon, yung pamilya ko kumbaga ay pinalawak, mm-hmm, in the sense, mm-hmm, na kahit hindi ko mga kakilala ay pwede ko na ding turuan. Mm-hmm. And doon ko natagpuan ang latch na Dos Baños chapter, bago rin silang tatag noon. At ako ay naging miyembro by way of muna in-interview muna, nag-undergo ako ng interview pagkatapos sa training, and finally natanggap nila ako bilang miyembro. At doon na nagsimula ang mas maigting na voluntaryong gawain para sa pagtulong sa pagpupromote, pagpuprotekta at pagsuporta ng pagpapasuso. Opo, ayan, maganda. Amazing. Oo. Ay, Mamayla. Mamayla. Yes. Oh, paki-open lang po ma'am yung ating camera para mas makita po ang kagandahan nyo. Ayan. Ayan. Okay, di ba? Ang ganda ni ma'am. Ma'am, ano po ang nagbigay sa inyo ng desisyon para ituloy-tuloy nyo po itong inyong advocacy nga po, ano, at naging desisyon ninyo para magtuloy-tuloy yung tinatawag po nating volunteering? You know, I believe na yung mga nangyari sa akin ng mga nakaraang panahon, that I was so privileged na nagawa ko ito sa anim na anak. Exclusively breastfeeding ako noon. Ang ibig sabihin, sa loob ng anim na buwan, hindi ako nagbibigay ng kahit ano maliban sa akin sariling gatas. Hindi ako nagbibigay ng tubig, ng kung ano-anong, you know, mga supplement. Nagawa ko yun kahit ako ay nag-aaral at nagtatrabaho. And alam nyo, iniisip ko na hindi ito aksidente, no? Nung panahon na hindi pa ganoon available ang suporta para sa mga kagaya naming nanay, but I was able to do it dahil may purpose ang Panginoon na pwede ko at dapat mong gawin ngayon. So yun yung isang motivasyon ko para ipagpatuloy na i-share kung ano yung aking nalalaman, yung aking eksperyensya. No? And kung titingin ka sa kapaligiran natin, ang dami-daming problema na actually matutugunan substantially and very effectively ng pagpapasuso lamang. Okay? Ang malnutrition sa iba't ibang anyo nito, ang mortality rate ng mga batang nasa 5 taon pababa ay mataas. Hindi lang ito sa Pilipinas, sa buong mundo ito ay malaking suliranin. Gayun din ang kalusugan ng mga kababaihan, ng mga nanay, mataas ang rate ng breast cancer, ovarian cancer, at ng mga iba't ibang sakit na pinatawag nating non-communicable diseases, diabetes, cancer, hypertension, yung mga sakit na yon, mataas ito, pero by breastfeeding alone ng maayos sa tamang panahon, pwede natin itong masolusyonan. And also, of course, maraming suliranin sa ating kapaligiran ay matutugunan po ng breastfeeding. Sa panahong ito, ang dami-dami nating kalamidad, no? Noong nakaraang taon, Enero, nag-alboruto si Taal, and then biglang dumating ang hindi natin inaasahang COVID. Napakalaki po ng role ng breastfeeding. Ang nanay at ang kanyang sanggol, ang kanyang anak, ang pinaka food secure na dyad or unit kung sila ay hindi natin paglihiwalayin at kung suportado at pinapangalagaan natin ang pagpapasuso. Wow, galing naman. Papahanga. Ako din, nalipo ko eh. Talagang ano, proven and tested yan, partner, no, na ang breastfeeding talaga iba ang epekto sa mga bata. Lumalaking sobrang sobrang healthy ng mga bata pag sila ay lumaki na, kapag sila ay breastfed. Tama ka dyan, no? Yung sobrang healthy na yan, hindi lang yan short term, no? Yung panghabang buhay na kalusugan ay madidetermina ng pagpapasuso kung ito ay tama. Okay, ang tama kung tinuturo ngayon ng World Health Organization, ng UNICEF at ng marami pang institusyon ay pagpapasuso ng 2 taon o higit pa. Magsisimula po tayo sa exclusive na breastfeeding, kagaya ng sinabi ko kanina, sa loob ng 6 na buwan. At pagkatapos ay sasamahan na ang pagpapasuso, itutuloy po ang pagpapasuso, sasamahan na ng pag-i-introduce ng masusustansyang lokal at preskong mga gulay, prutas at mga butil. Yun po. Correct. Ako, ito, Mamayla, no?
since nanalo kayo ng naging finalist kayo, para na winner na din kayo, no, we considered you as a winner of the 2021 National Search for Hometown Heroes. Paano sa tingin nyo makakatulong yung pagkapanalo nyo, yung recognition na ito dyan sa advocacy nyo? Napakalaking tulong. Personally, alam nyo, nomination pa lamang ay nakaboost na ng sobra sa moral ko at sa moral ng aking mga kasamahan. You know, this work of voluntary breastfeeding advocacy, napakarami pong challenges, maraming ups and downs. It's a roller coaster ride talaga, no? But nung na-nominate ako, siyempre, pag na-nominate ako, ibig sabihin nun, kasama yung buong grupo ko at lahat ng mga breastfeeding advocates, napakalaking recognition na po yun sa amin. Nomination pa lang yun. Tapos po, nung naging finalist, ay sobrang-sobra po ang galak namin. At alam nyo ba, di ba, 1 week pa lang yun mula nung awarding last week, nakatanggap na po ako agad ng isang message galing sa isang dating kamag-aral at tinatanong ako kung ano yung mga detalye ng ginagawa ko at gusto nilang makipag-partner yung kanilang paaralan. So siya po ay isang guro sa isang high school, science high school I think. So meron na agad at tangible na bunga yung ginagawa ng inyong programa ng Benito and Catalino Yapa, Benita and Catalino Yapa Foundation po at saka ng Hometown Heroes po. Ang akin din pong paaralan nung high school, Rizal Standard Academy, nung mabalitaan ni Datoy, agad-agaran sila nag-post, naglagay sila ng tarp congratulating me. At I believe na even that small hakbang po ay makakatulong para maipromote po kung ano ang ating ginagawa. And with this exposure po, ang laki-laking bagay na to, no, sana ay mas marami tayong maabot. Hindi lamang po yung mga donor and volunteers na makakasama natin sa pagpapatuloy ng ating mga gawain. Gusto ko pong abutin ang marami pang mga nanay, mga tatay, mga pamilya, mga support persons, mga kapwa ko manggagawa at mga nasa field ng healthcare. Magtulong-tulong po tayo. Kahit po yung mga nasa gobyerno, sama-sama po tayo na suportahan at i-promote ang breastfeeding. Alagaan po natin ang ating mga nanay, ang ating mga sanggol para po sa paghunlad, kalusugan ng ating mga anak, ng ating bayan. Partner, may habol lang ako, no? Ma'am Myla, paano po ninyo hihikayatin o ano pong inyong bigis mensahe sa amin, sa mga nanay po dyan, ano? Since yan po ang nais advocacy ng LATCH, yung sa breastfeeding po, para po maging katulad nyo sa salita po na volunteering, paano po kami magiging bahagi niyan? You can contact us po kung meron kayong intention na maging volunteer, kung may gusto kayong ibigay na tulong, sa anong paman pong need ninyo, pwede nyo kaming kontakin. Ang gusto ko pong sabihin para sa mga nanay, you know, we are designed to do this. Okay? But sa napakahabang panahon po na bombarded tayo ng mga iba't ibang paraan, produkto, para pong nawala at hindi na naging natural ang pagpapasuso. So, kailangan po nating mag-rally together para ipakita at ipa-experience sa kapwa nanay kung ano, how powerfully we can do this together, no? We are wide. We are designed to do this, okay? But nawala po yun sa mahabang panahon. So, gusto natin yung ibalik. Alam nyo, walang mas nakakalungkot na scenario na makikita mo kundi ang isang nanay ay umiiyak, nagmamakaawa, humihingi ng pambili ng gatas, humihingi ng tulong dahil wala siyang maipakain sa kanyang anak. Pero andun ang kanyang dibdib, andun ang kanyang suso, at kayang-kaya sana niyang isustain ang nourishment at ang protection para sa kanyang anak. You know, the protection against many diseases including COVID-19 na talagang kinakatakutan natin. Nasa kanya po lahat ng kakayahan para alagaan at palakihin. So, kung may anuman po kaming pwedeng itulong, kailangan nyo ng edukasyon sa inyong paaralan, sa inyong universidad, sa inyong workplace, kahit po sa inyong mga munisipyo, sa LGU po, nandito po kami para tumulong. Counseling po, ito po yung isang napaka-importanting ginagawa namin. And by the way, I need to mention po na para itaas pa lalo ang antas ng aming pagtulong at pag-servisyo para sa
nagpapasuso ng mga pamilya, sinimulan po namin ang mga nakaraang taon, lalong umigting yung panahon ng pandemya, ang pag-facilitate po ng donasyon ng human milk. Okay? Ito po ay para lamang doon sa tunay na nangangailangan yung mga batang masyadong maliit ang timbang, premature po, may sakit, o kaya ang nanay po ay may sakit, o napahiwalay silang dalawa, at mas nakakalungkot pag po namatay ang nanay. So, kailangan po ng human milk doon, donor breast milk. So, nagkaroon po kami ng informal sharing, and ang isa pong accomplishment natin sa taong ito, masisimulan na po anytime now, latest ay next year, ang human milk bank po. Sa pakikipag-ugnayan po namin sa University of the Philippines Los Baños, particularly sa Institute of Food Science and Technology, and kasama namin ang Provincial Government of Laguna. It's a tripartite project po para mas lalong matulungan ang nangangailangan. Tama. Nako. Yan, maraming salamat, no, Ma'am Myla. Baka gusto niyo po silang i-invite sa inyong social media para po madali nila kayong ma-contact, no, as a resource person and for help na rin po. Oh, yes. Pwede niyo po kami i-contact sa Facebook po. Ang aming pangalan ay Latch Los Baños. And you can also email us sa latch.losbaños@gmail.com po. Or actually, you can also message me directly both sa Facebook and tsaka email. Okay. Yan dito ang aking pangalan sa email. Kung ano po yung nakikita niyo sa screen, gmail.com din po. All right. Thank you so much. Thank you, Ma'am Myla. And more power. Maraming salamat. Okay. Thank you po. Thank you po, Ma'am Myla. God bless. Thank you. Good day. Thank you po. Ayan, partner si Ma'am Myla. Ayan, Gregorio, ang ganda, no? Lodge. Grabe, na-inspire ko doon. Oo nga. Ayan. Nakaka-inspire. Oo, yung mga, alam mo ba, iyak-iyak siya kanina, no? Diba? Yeah, kasi pagka talagang, feel na feel mo yung advocacy mo and nakikita mo na maraming tao ang natutulungan. Ako talagang maiiyak ka na lang sa tuwa eh, Correct. Tama yan. At, nako, baka paiyakin din tayo ng susunod natin. Yes, dahil nag-aantay na partner, pag-iusapan pa rin natin ang volunteerism. Huwag po kayong aalis, tutok lamang sa RMNDZXL558 Manila at sa aming YouTube channel, DZXL558. Pagabalik po ng programa, partner nating... Kwentong Bayani. 10:34 in the morning. Tuloy-tuloy tayo. Kwentong Bayani hatid sa inyo ng BCYF at RMN. Partner Jojo. Yes, muli po. Magandang umaga. Naku, ito na nga, no, ang second guest natin for this morning. We're still talking about volunteerism since we are celebrating ang International National Volunteers Day tomorrow, first Monday of December. Ito na nga po ang ating pangalawang panauhin para sa umagang ito. Siya ay co-founder and executive director ng I Volunteer Philippines at 2016 finalist of the CSR Youth Awards ng Benita and Catalina Foundation. Pakilala na po natin, walang iba kundi si Mr. JB Tan. Hi JB, good morning. Good morning Sir JB. Hi, magandang umaga. Hi JB, kamusta ka? Okay naman, ito nasa bahay pa rin, no? We're trying to still be safe kahit ano na, bumababa na yung cases. Yes, that's good, Sir JV. Ito na nga, Sir JV, good morning! Si Jenny po. At Sir JV, ito maganda yung unang tanong ko, partner, mga kasama, no, kay Sir JV. Sir JV, ano ba ang volunteerism? Ang pag-volunteer is yung pagbibigay ng sarili mo sa ibang tao na nangangailangan, no? Na walang hinihintay na kapalit. So, ang gusto ko lang i-elaborate doon is kailangan magsimula sa pangangailangan. Minsan kasi nag-volunteer tayo basta-basta, pero hindi natin nababalidate kung tama ba yung pinag-volunteeran natin. So, kailangan laging niisip natin yung tutulungan natin muna. Wow, gusto ko yun, di ba? Ganda ng paliwanag ni Sir Jamie. Yes, partner. Very straightforward pero malaman, di ba? That's what volunteerism is. So JB, ang dami ko ng best narinig yung volunteer journey mo, no, since nakasama naman tayo before sa B2F and other affiliations. Pero we want to share to the people na nakikinig ngayong araw na to, how did you start with your volunteering journey?
Sige. Kung iisipin ko yung nangyari sa akin, I never imagined that I will be in this position to be encouraging people to volunteer. Nung pagsisimula ko, simple lang. I started back in mga 12 years old ako, where I realized that gusto ko ma-overcome yung aking pagkamahiya. So, ang ginawa ko nung mga panahon na yun, mag-volunteer sa simbahan para maging isang reader. Para linggo-linggo, napilitan akong humarap sa maraming tao sa misa, at ma-practice ko yung pagsasalita, yung confidence ko, yung public speaking. Eventually, being involved in church exposed me to a lot of other communities, yung mga outreach activities, where I realized that yung natututunan natin sa simbahan, dapat malagay natin sa action. Yun yung pinakamahalaga eh, di ba? Hindi lang yung pag-a-attend ng mga misa, yung pag-a-attend ng mga religious activities, but more important is you are able to share that with others. And slowly, pumasok ako sa kolehiyo, mas naging active din ako, I started to look for impact and sustainability. So parang hindi na ako natutuwa na parang pa-isa-isang outreach activity, mas gusto ko makita yung pagbabago doon sa mga tinutulungan ko. And come 2009, alam naman na natin yung Ondoy, where maraming nasalanta nung mga panahon na yon. Gusto namin tumulong yung mga kasama kong nagsimula ng iVolunteer. Pero hindi namin mahanap yung mga pwedeng tulungan. Kasi nakikita natin sa TV, puro puno na yung mga relief center na sinasabi sa television na huwag na kayong pumunta dito. Kasi wala na, hindi na namin kayo ma-accommodate as mga volunteers. Kami naman bilang mga individual na maraming energy, diba? Sayang yung energy for us to help. So kaya after Ondoy, naisip namin, paano ba natin matutulungan yung mga taong gustong tumulong? Kasi hindi rin madali, di ba? Para maghanap ng tutulungan, sabi ko nga kanina, kailangan magsimula doon sa pag-intindi ano ba yung pangangailangan ng mga komunidad na tutulungan ninyo. So hindi siya madali kasi yung mga NGOs din, busy din sila. Marami rin silang ginagawa, nakatutok sila sa komunidad na tutulungan nila. So paano nyo hahanapin yung right opportunity na yon? And doon papasok si iVolunteer. So we try to make it simple for everyone to start volunteering but by making information accessible, available, and for people to easily find them through our website. Okay. Mahaba-habang kwento, no? Okay lang. Related actually, di ba, partner dyan? Related dyan yung next question natin. Oo nga. Eto, halimbawa partner Jojo, Sir JV, may mga nanonood sa atin, nakikinig sa atin ngayon, isang regular individual. Payuhan mo nga kami, paano po sila, yung isang regular individual, na makapag-umpisa, no, doon sa pinag-uusapan nating volunteering? Ayun, naku, napakadali na lang ngayon. Hindi naman sa nag-aangat kami ng bangko, no? Pero kaya kami nag-exist as iVolunteer para mas mapadali sa inyo yung pag-volunteer. Ngayon, pwede na lang kayo pumunta sa iVolunteer.com.ph or sundan nyo kami sa aming mga social media pages para makita ninyo ano yung mga pwede ninyong tulungan. Hindi naman kailangan mag-commit kayo ng ng mahaba. Pwedeng dalawang oras lang pag weekends, depende kung ano yung kaya niyong i-share, no? Then look for those opportunities na nagmamatch sa either oras niyo, sa gusto niyong ibigay na talento, or yung pwede rin naman kayong mag-donate, share your resources. It's not necessarily just monetary. Pwede rin kayong mag-donate ng mga libro para sa mga libraries na nangangailangan. Pwede kayong mag-donate ng pagkain sa mga soup kitchen. So maraming paraan para tumulong. Ngayon sa iVolunteer, we try to also partner with a lot of NGOs na nangangailangan ng tulong. Kasi iba-ibang tao, iba-iba din yung advokasya na gusto nilang tulungan. Diba? Yung iba mas naaantig sa mga bata, yung iba mas naaantig sa mga hayop, yung iba mas naaantig sa mga environment. So kung mas marami kaming option na mabibigay sa inyo, mas maraming mahihikayat at ma-encourage na tumulong pa. Tama, yeah.
Kasi actually, nagiging challenge yan before eh, na paano ba mag-start mag-volunteer, even if there's a lot of people na gusto talaga mag-volunteer. Pero ngayon, pinadali na ng iVolunteer, no? Kung paano tayo mag-start mag-volunteer as an individual, which is great. So thank you for that, JD. Since, kwento ba tamin yung journey mo as a volunteer? Can you tell us yung mga challenges na naranasan mo along with your journey as a volunteer, and how did you overcome all these challenges? Yun, hindi madali no, mag-volunteer. May tinatawag din tayong volunteer fatigue. Minsan napapagod yung mga tao na parang gigising ka na lang isang araw, parang bakit ko pa ba ginagawa 'to, 'di ba? Instead na ngayong umaga, instead na matulog, 'di ba? Ang sarap matulog pag weekend sa coming from a very busy work week. Yeah. Iisipin mo pa, parang bakit ba kailangan ko pang gawin 'to? So may mga ganun, but at the same time, it always how would I say this? Revalidate bakit mo ginagawa, as you reflect on that, as you get that question from yourself. Nare-revalidate bakit mo kailangan gawin to. It's also not easy when your environment, marami kaming nakakausap na mga individual, ako rin, may ganito rin akong challenge, na yung friends nila or yung family nila, hindi supportive of what they're doing. Meron, this week lang may nagtanong sa iVolunteer, nagsulat siya ng mahaba sa aming Facebook page, na nagtatanong paano ba siya magpapatuloy mag-volunteer, kasi sinasabi ng magulang niya sayang lang daw yung oras niya sa pag-volunteer, pero gusto niya talaga at naniniwala siyang may magagawa siyang pagbabago kung magpapatuloy siyang mag-volunteer. So maraming ganito no? And what I do at least for myself is to surround myself with the community of volunteers as well, para nag-rub off yung energy, yung positive energy versus the negative energy around you. So, kaya rin ako nasa iVolunteer pa hanggang ngayon, because I surround myself with a lot of, ngayon pabata na ng pabata nag-volunteer, no? With super young energy that is excited to make a difference. Correct. Eh ito, partner, Sir JB, ano, may mga ano po ba tayo na lalaman tayo o pwede niyo sabihin sa amin ng mga common misconceptions about volunteering? Naku, napakamarami. Unang-una, iniisip ng mga tao ang pag-volunteer ay pangmayaman lamang. Ay, no? Ganun. Totoo yan. Talaga. Or pang bata, or pang single, or pang retired. Maraming oras. Oo, pag maraming oras, di ba? Parang iniisip nila pag ano ka na, pag may boyfriend ka na or girlfriend ka na, hindi ka na mag-volunteer. So, hindi yun totoo. Okay, so yun yung mga misconception. Parang there are many, yun nga, sinasabi namin paulit-ulit, there are many, many ways for you to help. At depending on your life stage, of course, you have different priorities, but there are always ways for you to either share your time, your talent, or your treasure. So kung ano man yung willing kayo i-share at that point in time, basta may willing kayong i-share, pwede na yun. Hindi naman kailangan laging long-term commitments, di ba? So yun yung unang-una. Pangalawa, actually, if we step back and what iVolunteer is really trying to do, is to build the trust back between the ecosystem of the development sector. Nagulat kami nung unang-una namin, kwento ko lang, nung unang-unang pumunta kami sa isang NGO forum back in around 2010 or 2011 when we were sharing the idea of volunteering or and having a volunteer website to help the NGOs recruit for volunteers. They were not excited. Di ba nakakagulat, parang sabi na nga, tutulungan na nga namin kayo, pero bakit kayo hindi excited? Mm-hmm. Because there was a lot of mistrust between the NGOs to the volunteers. Natatakot sila, paano ba natin masisigurado yung mga volunteers na papapasukin namin sa aming mga komunidad ay mga totoong willing to help at hindi lang magta-take advantage sa kanila, hindi magta-take advantage sa mga communities na tinutulungan nila. So there is that mistrust. It's also vice versa. It's true. From the volunteers to the NGOs, marami ring mistrust
na paano kung masisigurado yung mga tutulungan kong NGOs ay mga legit na NGOs, hindi yung magdodonate ako. Tapos makikita ko, nakikita natin sa mga news, di ba, na yung mga dinodonate ng mga tao, binibenta pala sa kung saan-saan. Diba? So, or kung pagpunta ko doon, hindi ako mapapahamak. Or marami din talaga nag-message sa amin, sinasabi nila, hindi po ba ako makikidnap pag nag-volunteer ako dito sa mga NGOs na to. Okay. So, what I volunteer is really trying to do, aside from educating people about volunteerism, is to bridge that mistrust in our social development sector between the volunteers and the NGOs. Okay. Wow! Okay. Ngayon ko lang nalaman yun, ha, na bridge pala yung iVolunteer to the ecosystem of the development sector. That's very informative and helpful. So, JV, since we are, you know that BCYF is advocating CSR 3.0, which is personal CSR, or making CSR a lifestyle. What do you think is the way para natin magiging lifestyle yung pag-volunteer? Pangarap din namin yan, Jojo, no? Yeah. Lagi namin sinasabi, kung kunyari lang sa mga pamilya or sa mga magde-date, di ba? Ang option natin normally, kumain sa labas, manood ng sine. Siyempre ngayon, medyo mahirap yung manood ng sine, no? Mag-mall. We are hoping that the fourth option is mag-volunteer. Marami rin kami nakikita ng examples ng mga ganito when we visit our when we join mga volunteer events, maraming mga families that volunteers together or mga yun nga mga magde-date or mga magbabarkada. So I hope mapasok natin sa consciousness ng everybody that volunteering is an option, hindi siya kailangan ano, parang it's a different activity, it's just part of our lifestyle na option siya parate. Pwede nating gawin pwede tayong gawin na kabutihan in everything that we do. Nakita natin yung phenomenon of ano, community pantries, di ba? Recently. Simply in India, maglalabas lang tayo ng table, maglalabas lang tayo ng konting pagkain na babahagi natin sa ating komunidad. Yung nakikita natin actually sa TV na community pantry, medyo malalaking community pantry yun. Pero marami kaming nakikita ng mga community pantry nasa mismong harap lang ng bahay nila at meron lang sila, sabihin natin 10 itlog na pinapamigay na 10 tawag dito gatas. So hindi kailangan maging komplikado or kailangan maging malaki parate, pwedeng localize or within your barangay or within your community and just think about what you can or what you have and what you're willing to share to them. Right. Okay. Right. Napakagaling. Ang sarap mag-volunteer ng may jowa partner. Di ba, Sir JV? Diyan na lang kayo mag-date ng jowa nyo, mag-volunteer kayo. Di ba? Marami rin kaming kilala na nahahanap nila ang jowa nila. Correct! Matchmaking din ang volunteers. See? Ang ganda ng epekto, Sir JV partner. Sir JV, meron po ba kayong kaming pwedeng bisitahin ng mga official social media account niyo? Saan po kayo pwede namin puntahan ng mga gustong mag-volunteer dyan na ibahagi nyo po sa amin ngayon para kami naman ay makasama sa inyong grupo at maging bahagi? So please follow us in Facebook, Instagram, and YouTube. It's iVolunteerPH. So YouTube namin ngayon, we're trying to be as creative as possible to make people understand what volunteering really means in a very simple way, no? So I hope you can subscribe to our YouTube channel. And of course, once you're ready to volunteer, you can always go to our website, iVolunteer.com.ph, where you can find different volunteer opportunities where you can share your time and your treasure. So marami kaming, may campaign kami ngayon called I Volunteer Christmas Tree, basically, where we're gathering wishes of our NGO partners, either for themselves or for their community. So mga simpleng bagay, like for example, soup kitchen, ang kailangan nila, tawag dito, cooking utensils, or yung iba naman, Noche Buena packs for families that are needing them this Christmas. No? So, ano naman. So, konting sharing tayo
Lalo na ngayong December, we're celebrating Christmas and we're also celebrating International Volunteer Day. So visit again ivolunteer.com.ph and start volunteering now. Yeah, nilike ko na, Sir wow. JB. Ganda. Ang kanilang social media. Thank you, JB. Thank you, Sir JB. Thank you so much for your time. Power, sir. Thank you. Okay. Ayan, partners, Sir JB. Ganda, no? Ng kanyang binahagi sa atin. Yes. Oh, volunteer. Nako, gusto ko lang din i-add, no, partner Jenny, sige, dun sa partner. Lifestyle part na volunteering kasi is an act of kindness. Mm-hmm. So, tama si JB nung sinabi niya na it doesn't have to be an event or an activity wherein you go there and you share your time and mm-hmm. share your talent and skills, no? Mm-hmm. Sa lifestyle, pag sinabi natin putting volunteerism as a lifestyle, yung, alam mo yun, yung simpleng kusang loob, kumbaga. Correct. You're sharing yourself doing some good stuff. Oh. So, for example, may nakita kang basura sa daan na nagbabother sa'yo, di ba? Mm-hmm. At kahit hindi nababother sa'yo, parang magiging automatic na yun na you'll get it and put it in a trash can. Oh. It's a lifestyle eh. Yung daily routine natin na tingin natin mas makakabuti sa environment, mas makakabuti sa society at large, then we do it. Daya. So, volunteerism is an act of kindness. Correct. At kailangan yan, lalo ngayon, partner, month of December, it's a month of giving and sharing. Yes. Diba? Yes, kaya pwede correct. I-practice yan. Partner, what's in store for us next Saturday? Nako naman, aabangan ang ating mga nakikinig at nanonood na talaga mag every Saturday ang magaganda yung ating mga ibinabahaging kwentong bayani. Yes, and since po towards Christmas na tayo, no, nabanggit mo na din, it's about love, it's about giving. So, expect nyo po yan na ang mga succeeding guests natin for the month of December will all talk about giving themselves to help other people. So, abangan nyo po yan at excited na rin kami ni partner Jenny. Oo nga, naku, lalo na ngayon, month of December na. And partner, saan pwedeng matagpuan natin ang mga gustong mag-follow yan sa mga programa pa rin natin sa BCYF? Yes, so pwede po kayo mag-visit sa aming website, www.bcyfoundation.org para po sa mga updates ng events. And pwede rin kayong bumisita sa Facebook page, official Facebook page ng BCY Foundation. Yan po ang i-search nyo. So you can find the Facebook page, the official Facebook page of BCYF. Sundan nyo po yan at i-follow. Opo, sundan nyo. Napakaganda po ng ating mga binabahagi dyan sa BCYF. And with that, partner, maraming salamat kay Mamayla, kay Sir JB, and it's time to say bye-bye, partner. Go ahead. Yes, ako, maraming salamat po sa patuloy na suporta nyo dito sa Kwentong Bayani, no? Every Saturday, we are learning and being inspired a lot from our guests. Salamat po din sa inyong suporta sa aming foundation, the BCY Foundation. And also, sa mga nakikinig at nanonood dyan sa live streaming natin, thank you so much po for watching with us and for listening with us. So, salamat po muli. Ako po muli si Jojo Armenta from BCY Foundation. At naman po sa RMN, ako po yung Radyo Man, Jenny Pahilanga. Maraming salamat, partner. Until next Saturday, dito pa rin yes po sa programang Kwentong Bayani.